Ang unang-una nyong gagawin is hanapin yung mother file ng OCR nyo. Nakalagay naman sa OCR nyo yun, halimbawa nakalagay LTO ISAV, isesearch nyo ngayon sa Google kung anong email ng LTO ISAV. Kung pareho tayo ng mother file ng OCR na LTO ISAV, makikita nyo sa screen yung email nila. Tapos, yan, pwede kayo mag-message. Ang kailangan nyong isend doon is yung kung sino nakapangalan doon sa OCR. Tapos, MB file number, kailan nabili, tapos ang dealership. Yun yung mga sinend ko na details. Ngayon guys, ikakabit na natin yung RFID sticker. So, ang una-una nyong gagawin ay i-fold nyo tong RFID sticker. Tapos, iharap nyo sa inyo yung may black na bar sa gitna. Pagkatapos, ipupush nyo pataas yung RFID sticker. Kapag umangat na yung RFID cover, ipofold nyo siya ulit para sumakto siya sa RFID sticker. Isasakto nyo naman siya ngayon dun sa RFID mismo. Habang dinidikit nyo guys, huwag nyo hayaang magkaroon ng bubbles. Ipush nyo lang galing sa gitna, papunta sa gilid. Kapag nadikit nyo na yung RFID cover sa mismong RFID, hihilain nyo na pababa yung natirang papel. So what is up guys, it's your boy DazzyTV, welcome back sa channel ko. I make videos about motorcycles, DIY tutorials, and life in general. Kung bago ka lang dito, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para like updated sa mga future videos natin. So ngayon guys, kung nakita nyo naman sa title, nakuha na natin yung plaka natin. Sa loob ng 5 years kong pagmamotor, ngayon lang ako nakakuha ng plaka. Kasi yung nakaraang motor ko, yung Musol i125 ko, which is 4 years ko rin siya nagamit. Tapos simula nung nabili ko siya hanggang sa nabenta ko siya, hindi ako nakakuha ng plaka nun. So ito yung pinaka first time kong makakuha ng plaka. Ituturo ko sa inyo yung ginawa kong paraan para malaman kung available na ba yung plaka ko. Nag-email ako sa LTO kung available na ba yung plaka ko. And nag-reply sila na yes, available na. Pwede mong kontakin yung kasa mo kung nandun na ba yung plaka mo. So ang ginawa ko na next is nag-message ako sa page ng pinagkunan kong kasa, which is yung Maverick Racing Factory. Buti na lang lagi sila nagre-reply dun sa Facebook messages nila. Kaya na-replyan agad nila ako na nandun na nga yung plaka ko. And dali-dali naman kami pumunta ng tito ko. Kasi nga diba yung tito ko yung nakapangalan dun sa motor. Kasi kailangan nila ng 3 months payslip. Pwede nyo mapanood yung pag-release ng motor ko nun kung bakit nga sinama ko yung tito ko. So makikita nyo sa screen yung thumbnail tapos yung link niya nandyan sa baba. So yun na nga, pumunta kami ng tito ko doon sa kasa. Tapos kailangan nyo lang ng valid ID tsaka OCR ng motor nyo para ma-release yung plaka nyo. So kung hindi nakapangalan sa inyo yung motor or yung OCR, kailangan nyo isama yung nakapangalan doon. Kasi kailangan nilang pumirma, hindi po tinatanggap yung authorization letter. Limbawa, umalis na ng bansa yung nakapangalan doon sa motor, siguro pwede naman yung authorization letter. Kasi nga nasa ibang bansa na, diba? Hindi makukuha yung plaka. Eh yung sa akin naman kasi nandito lang sa Pilipinas. So kailangan talaga siyang pumunta. Ang unang-una nyong gagawin is hanapin yung mother file ng OCR nyo. Nakalagay naman sa OCR nyo yun, halimbawa nakalagay LTO ISAV, isesearch nyo ngayon sa Google kung anong email ng LTO ISAV. Kung pareho tayo ng mother file ng OCR na LTO ISAV, makikita nyo sa screen yung email nila. Tapos, yan, pwede kayo mag-message. Ang kailangan nyong isend doon is yung kung sino nakapangalan doon sa OCR. Tapos MB file number, kailan nabili, tapos ang dealership. Yun yung mga sinend ko na details. So nag-email ako sa LTO ISAV nung August 31, tapos nag-reply sila ng September 1. Ganun lang kabilis sila mag-reply, sobrang responsive ng email nila. Nag-reply sila sa akin na sinasabi na nandun na yung plate number ko sa kasa, so pwede ko na lang silang puntahan or kontakin na muna kung nandun na nga ba talaga. Pero kapag naman sinabi ng LTO na nandun pa sa LTO mismo yung plate number nyo, tapos nagawa na pwede na kunin, pwede naman kayo na mismo yung pumunta dun sa LTO. So yun lang naman yung process para makuha mo yung plate number mo. Mag-message ka sa LTO para malaman mo kung nasan na ba yung plate number mo. Kung nagawa na ba, tapos na-release na, or hindi pa. Kung na-release na, pwede mo puntahan sa kasa. Kung hindi pa na-release, pwede mo puntahan mismo sa LTO. So next naman natin na gagawin is i-install natin tong RFID sticker dun sa motor natin. So marami kasing nagkakamali tungkol dito sa RFID sticker. So gusto ko lang sana ipakita sa inyo para hindi rin kayo magkamali if ever na hindi pa kayo nakakapag-install. So unang-una na dapat nagawin dito sa RFID sticker is hahanapan mo siya ng pwesto sa right side ng motor mo. Hindi siya pwedeng naka-face down. Dapat lagi siya naka-face up. Dapat nasa headlamp siya. Bawal siyang nasa flarings. Di ba meron na kayong RFID sticker? Kapag na-install nyo na siya guys, bawal nyo na siyang tanggalin. Kasi meron siyang self-destruct. So kapag tinanggal mo siya,
masisira yung mismong sticker tapos mag-iiwan siya ng parang LTO markings. Ibig sabihin nun, meron dun dating nakalagay na RFID sticker. Yun yung kinaganda na itong RFID sticker, meron siyang self-destruct. Dagdag protection na rin to para sa RFID sticker natin. So yun guys, install na natin itong plate number natin at itong RFID sticker natin sa labas. So ngayon guys, papalitan na natin yung plaka sa likod. So niready ko na rin yung mga gagamitin ko dito, yung Allen screw tsaka plies para pang hold dun sa nut. Medyo nahirapan pa ako dito sa dulo, inisip ko kasi baka malaglag tong virtual plate ko. Ngayon kinakabit ko na tong plate number ko. Naisip ko ilagay muna tong mga bolts bago ko sikipan. So yun guys, natapos na natin ikabit tong plate number, nililinis ko lang na onte para mas pogi tignan. Ngayon guys, ikakabit na natin yung RFID sticker. So ang una-una nyong gagawin ay i-fold nyo tong RFID sticker, tapos iharap nyo sa inyo yung may black na bar sa gitna. Pagkatapos, ipupush nyo pataas yung RFID sticker. Kapag umangat na yung RFID cover, ipufold nyo siya ulit para sumakto siya sa RFID sticker. Isasakto nyo naman siya ngayon dun sa RFID mismo. Habang dinidikit nyo guys, huwag nyo hayaang magkaroon ng bubbles. I-push nyo lang galing sa gitna, papunta sa gilid. Kapag nadikit nyo na yung RFID cover sa mismong RFID, hihilain nyo na pababa yung natirang papel. Bago nyo idikit yung RFID sticker, punasan nyo muna yung part na lalagyan nyo. Pag nakapili na kayo ng pwestong paglalagyan nyo, ipupush nyo pataas yung mismong RFID. Paalala ko lang sa inyo guys, kapag nadikit nyo na yung RFID sticker, mahihirapan na kayong matanggal to ulit. Katulad ng sinabi ko kanina, mag-iiwan to ng LTO marking sa motor nyo. Katulad kanina, huwag nyong haya magkaroon ng bubbles yung mismong RFID. Pag nagkaroon ng bubbles, ipush nyo lang galing gitna papuntang gilid. Punasan nyo ng malinis sa basahan, tapos huwag nyo hayaang mabasa para mas matagal kumapit yung RFID sticker. So yun guys, natapos na natin ikabit yung RFID sticker tsaka yung plate number natin. Mas lalang pumogi yung dating ng PCX160 kasi nagkaroon na siya ng plate number. So yun guys, natapos na natin install yung RFID sticker natin at yung plate number natin. Sana nakatulong tong video na to sa inyo. And kung nagustuhan nyo tong video na to, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. And pwede nyo na rin ako i-follow sa TikTok account ko, DelCTV rin. And minsan doon na rin ako gumagawa ng maiiksing tutorial. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. DelCTV out.